kayo ba si Guo Huaping? Madam Chair, ako po si Alice Guo po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Umpisa pa lang, ini-insist niya, wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. Hindi mo maalala na nag-tamark ka? Ilang taon ka? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Guo po. Stop being evasive before this committee. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Well, kasi na po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. For your refusal to answer, what are you invoking? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Wala. You have to answer, and if you want if we require you to answer publicly, I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. Mukhang matinding balitaktakan to ah. Panoorin natin ng buong highlights video. Miss Alice, so after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, pinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindahan niyo po yun, Miss Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pureba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo, at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, well, may yes, Senator, one related question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resourced person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami, kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga, or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And I would like, and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Loren. Salamat, Sen. Loren, for your good morning, Madam Chair. Today. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na i-cite kaugnay ng mga kaso.
identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao, no? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Ms. Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Go. Well, napatunayan na po namin eh na hindi kayo si Alice Go. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At nanay niyo? Nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, and Lauren, for one related question. Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa ngang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Loren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel at the proper time. Madam yes, Sen. Rafi, for one related question. May 22 this year, hinamon ko si Alice Go kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Ms. Alice Go? Papayag ka pa ba mag-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Ms. Alice? Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Very related. Madam Chair, obviously, itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guo Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese National Guo Huaping. At in-establish po doon na match and the same person si Guo Huaping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guo Huaping at si Alice Go ay iisang tao? Ms. Alice? Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po.
Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at huwag nang magsinungaling sa komiteng ito. Ms. Alice. Short interjection. Ah, yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the chair to pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya para maklaro tayo, kasi kung palagi siya mag-invoke ng safety, hindi natin alam kung anong safety sinasabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin, o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan niyong sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Ano yun? Anong threat na, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na mito. Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam Chair. Yes. Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, na may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Sino po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far as unacceptable. Pero parang binubuwalan mo yung committee sa kanyang safety, pag ganun. Wala namin kung binubuwalan mo kami rito. Pagkatapos kami bastos, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkataas mo kaming bastos, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Dito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan, na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko to, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? At sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Yes, and Lauren, for thank you. One related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya, tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies, hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, for the record, para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaraang paring
Mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth. Pero mismong ang PSA, I'm sure makoconfirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza. Ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga banko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. Flash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ileal were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, Alice Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay po ay isang Filipino. Because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your faith as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna Miss Alice. Miss Alice, pakinggan po ang senador. Ako muna attorney, please. Attorney, please. Sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nang gagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi, hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman na isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala? Hindi mo pa nga pinatotohanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon, may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. Quick lang. I need to do something right after your quick intervention. Yes. Kasi pinag-usapan rin lang yung death threat against her, ano? Pwedeng sa executive session, bangitin niya sa atin later? Yes, Sen. Rafi, we can do that later on. Sen. Joel? Because of that statement of Sen. Rafi, I still don't get it, Madam Chair. Why she cannot disclose it in public? Hindi po ba, Madam Chair, isn't it more natural to expose it in public so that she is protected? I don't get it, Madam Chair. I really don't get it. If you are having a death threat, you wanted to say it in public so that you can be protected. If you really wanted protection, Madam Chair. So, it doesn't make sense. Hiding it doesn't make sense, Madam Chair. I agree, Sen. Joel. Actually, kung talagang may death threat, mas talagang gustong, kung talagang humihingi ng protection, sasabi, walang kinalaman ng security threat din sa pagsagot lang tungkol sa pangalan ninyo. That's already established. The threat will not be made worse by confirming what is in documentary evidence. But in any case, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon nga sa Supreme Court, in the case of the Office of Court Administrator VU,
The right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. Ad nauseum na po ito. Halos naduduwal na po kami sa pag-ulit-ulit nito. No? Alice Guo, ladies and gentlemen, is continuing to lie to this committee despite glaring evidence that she is a Chinese national named Guo Huaping, whose father, Jian Zhongguo, is Chinese based on her own declaration in this committee, and whose mother, Lin Wenyi, is also Chinese based on her own declarations in bank documents, by the way, verified by the AMLAC. This is a blatant defiance of the legislative's constitutional power of inquiry. Lumalabas na pinaglalaruan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Joel. Madam Chair, Madam Chair, in this particular case, kahit anong pag-isipin ko, you have to answer eh. Wala. You have to answer, and if you want if we require you to answer publicly, you have to answer. You can invoke a right, pero pag-usapan namin yun. But when we deny that you are not entitled to such a right, then you have to answer. Otherwise, makukontempt ka talaga. So I'm presenting that alternative ground, Madam Chair. If we can use that, kasi parang pagkalap ko nung nag-break tayo, that was the hanging matter na Renee's ni Senator Bato, followed up by Senate President Pro Tempore. Actually, there are two hanging matters. Isa na yung tungkol sa death threat na yan. Pero higit pa doon, yung question ng identity. Dahil prove na ng NBI at prove na ng isa pang ahensya na Alice Guo at Guo Huaping, iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinungalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt, as seconded by Senator Joel. Madam Chair, SP Pro Tem Jingboy, let's give a chance for her to, a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ikaw ba daw si Guo Huaping? Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Guo po. Okay, well, pasensya din po. The Chair cites Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt of this committee, as seconded by Senator Joel. Yes. Thank you. Anyway, she has been cited in contempt, but can we flash the document? Used by the NBI. Use the document, di ba? Where's the document? Please give her a chance. Pakita natin sa kanya. For fairness sake. And then, pero pag i-deny niya na hindi niya inaccomplish yun, at what particular age, convincido na tayo din. Therefore, she's lying before us, di ba? Miss Alice, extraordinary ito, ha? Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin paulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. The Senate has sufficient, substantial, and damning evidence to support a conclusion, Madam Chair, that this witness is lying. Now, whether the court will bear it out later or not, that is the basis, Madam Chair. If this is the prevailing stance, then witness won't play around with the Senate. I think that is the only reason why we are doing this, because she's obviously playing around, Madam Chair. We have given her enough time, so many chances, Madam Chair. I have never seen a witness na ganito karami yung chance na binibigay natin magsabi ng katotohanan. Pero kung ayaw talaga, Madam Chair, she has to face the music. Agree, Sen. Joel. But Comsec, i-flash po natin please yung passport ni Guo Huaping para masagot niya yung one more chance na tanong ng minority leader. Well, can you pull that up? Yes, SP Pro Tem. Chingoy. Habang hinihintay natin i-flash yung passport sa ano. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Ha? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice, I think mga bandang June po. June of this month, of this year. This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po.
Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humihingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Eh kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Ngayon sabihin mo sa amin. Sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Oh, sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay ko. Ano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? Can you threaten? Ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. Pasensya na po talaga, Sen. No. How are you threatened? Yun lang tanong ko, how are you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Eh talaga, makukulong ka. Madam Chair, if just in case the court will allow the Senate to be detained here, I would like to raise this motion to immediately commit her at the Pasay City Jail. Salamat, Senate President Pro Tempore. Before that matter will be deliberated, we have a pending citation in contempt by the Chair, seconded by Sen. Joel. And so, Alice, one last chance. Dito sa ipinapakita namin ulit na passport, page ng passport mo. Sagutin mo yung tanong ni Sen. Coco. Ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice Coco. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? At asking yung pangalan nyo, alam na namin, go hopping. Ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. You answer. Alright, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committing ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. So may I Madam return Chair, to... Chair, yes, minority she leader. She was trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? Sen, may pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po nang sasabihin ko po dito might incriminating my own self po. Okay, this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? May particularity? Hindi pending wala. Opo. Kasi may final po sa akin sa citizenship po na issue po. Sa court po. Citizenship? I think there are 7 pending cases po sa korte po ngayon. Na po dyan yung citizenship po. Hindi kasi kunyari may kaso ka ng estapa. Hindi naman connected si estapa yan. So hindi mo pwede sabihin may kaso ako sa korte. You have to specify. Saan ka ma-incriminate na ang sagot mo magagamit to prove your guilt sa isang criminal case? Which one? Sen, pasensya na po. Mali po pala yung nasabi ko po kanina. Hindi pala citizenship. Ang dapat po pala, COMELEC po. COMELEC? May na-file na po ng pending case po sa COMELEC po. Material misrepresentation case siguro, criminal case? Yes po, criminal case okay. po. At bakit related ito? Yan lang po yung alam ko po na may pending cases po sa COMELEC po. But actually, Madam Chair, this appears to be a document issued by the People's Republic of China. I'm requesting for that ACR. Yung atin, the Philippine form. Philippine form accomplished by a child supposed to be, but a child with all consciousness already. Who happens to be the younger Alice Goh, yun yung theory ninyo. Yun ang gusto ko ipakita natin sa kanya. Comsec, pwede ba natin i-flash ulit yung ACR na yon at ipakita ulit kay Alice Goh? Madam Chair? Yes, Sen. Rafi. Unrelated question. Yes, August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni Sheila Goh na meron dalawang passport si Alice Goh. So that means dual citizen siya? Chinese and Filipino? Alright, salamat Sen. Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Ms. Sheila Goh sa paalala ni
Sen Rafi. And in fact, alam niyo ba na hindi pinapayagan ang dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Guo. Madam Chair, I have only one Filipino passport po. Yes, you have only one Filipino passport, but you have a Chinese passport. Wala po akong Chinese passport po. Okay, Comse, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR before we act on the, we finalize the motion of the chair seconded by Sen. Joel. Okay, so baka pwedeng, yan na ba yung pinakamalaki? Alright, so ito po ang ACR for. Oh, hindi na yan musmus na bata, di ba? May consciousness na yan nakalitrato dyan eh. O yan ang tanong natin kay Alice Guo. Alice, naalala mo na inaccomplish mo yung form na yan na nag-fingerprint ka pa voluntarily dyan, linagay mo. Naalala mo o hindi? Sen, wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Okay. I'm in revolus man mo. Pati yung tapman niya dyan, looks like yung tapman niya sa iba pang mga dokumento. That's it, Madam Chair. That all convinces me of the lying. So, I think, tapos na po yung ano nyo eh. Na-declare nyo na siya in contempt eh. Nag-elaborate lang naman ako na, tapos na po, na-declare nyo na po siya. On the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So, sorry, Alice, ako, I gave you a chance. I mean to say, pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron, hindi mo naalala. So, medyo, ano na po yun, medyo too, ano na, Blair, too difficult to, masyado nang mahirap paniwalaan na paano, tumog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilip ka. It's too much, but hindi na po sanggol yung nandun sa litrato. So, with that, Mrs. Chair, it puts to rest your contempt citation of the resource person. Thank you. Madam Chair. Isa lang, Madam Chair, if I may. Salamat ka, Ayo, Mayno. SP Pro Temp, Jigoy. Pam-mark ka dyan. Ilang taon ka? Wala pa ako maalala na nag-thumbprint po ako niyan. Ebe, thumbmark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-thumbmark ka? Ilang taon ka noong nag-thumbmark ka dyan? Sigot. You do not know how old were you? Wala pa ako naalala, Sen, na may ginawa pa akong thumb mark po sa ganong papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Oh, did you sign it? Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Pirma mo ba yan? Punta natin ulit yung ACR. Pirma mo. Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints, at saka pirma. Oh, yan. May signature. Is that your signature? Oo. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Guo, pero nung kinumpara ng NBI, dun sa fingerprints ni Guo Guaping, identical, matched po. Teka muna pala. Madam Chair. Let her answer. Is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun. Pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo? Pirma mo yan? Sen, hindi po. Wala pa akong pinirmahan po ng ganun dokumento. Pero signature ko po siya, pero wala pa ako na pirmahan po na ganun sa sign. Kino-confirm mo na signature mo yan sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you don't remember when you signed that? Wala pa akong ginawa na ganun po. It is impossible to fake fingerprints. Kinonfirm mo na pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento
ni Gwen Wapping ay na-match ng NBI. Iisang tao lamang po. Yun po yun. Okay, Madam Chair. Just one, so sick and tired na whether Wapping and Alice Go identical at iisa, dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, Madam Chair? So, ayaw niyang sagutin yun, but overwhelming, siya ho yun, si Gwa Wapping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Gwa Wapping, hindi Alice Go, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino. I move to cite Gwa Wapping, also known as Alice Go, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Salamat, Sen. JV at Sen. Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen. Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado.